Another sample problem para sa biaxial deformation. So, ito yung problem statement. We have a 6-inch long bronze tube with closed ends, 3 inches in diameter with wall thickness of 10.10 inch, with no internal pressure. So, the tube just fits... Oh, ito pala. With no internal pressure, the tube just fits between two rigid end walls. Calculate the longitudinal tangential stresses for internal pressure of 6,000. PSI. So, ngayon mag-introduce na tayo ng internal pressure, no? So, Poisson's ratio is 1/3 and E is 12 × 10⁶ PSI. So, ito yung bronze tube natin and then rigid yung support natin sa left and right. No? Ito yung itong mga black natin na lines. Ito yung support natin sa left and right and then unyielding. So, rigid end walls. Ibig sabihin, walang deformation dito, walang movement. So, ibig sabihin, meron na tayong idea na ang deformation along the x-axis. So, again, ito yung orientation natin na x and y. Ang deformation natin along the x-axis is 0. Since wala, walang movement dito sa left and right natin, specified. And then, since biaxial to, meron tayong pressure sa x and y. Therefore, meron din tayong deformation both x and y. Dito pala is y lang. No? Kasi, yun, na-specify na natin na walang deformation sa x. Okay? So, pero bago ang lahat, i-try muna na natin kung pwede ba natin i-apply yung pressure vessels natin na equation, thin-walled pressure vessels, okay? So again, yung thin-walled, para sa thin-walled pressure vessels, ang thickness ng wall natin dapat is less than 1/10 of the radius of the container. So, para dito, ang 1/10 ng radius ng tube is 0.15, which is greater than yung wall. So, yun, less than siya ng 1/10 ng radius. Definitely, magagamit natin dito yung equations natin for thin-walled pressure vessels. Okay? So, yun, diretso na tayo. So, again, strain x equals 0 kasi walang movement dito sa support natin. And then, yun, constrained bale yung tube natin and the x direction. So, walang strain, walang deformation. Therefore, yung biaxial na equation natin for EX, ito na yung EX natin na equation, equals 0. So, paano mo maano na ito yung EX? Kasi ito, stress X yung nasa una. Ibig sabihin, strain X yung kapartner niya. Tapos, Y. Okay. So, 0. Ibig sabihin, ang E natin, pag ilipat natin dyan, magiging 0 din. Ito na yung may titira sa equation natin, no? Meron tayong relationship na stress X minus V stress Y equals 0. Or, pwede natin sabihin na stress X equals V stress Y. No? Pag ililipat natin sa kabila. Okay. Anyway, yan, ma-apply na natin ngayon yung longitudinal stress natin tsaka tangential stress. No? Yung na-evaluate natin kanina na pwede natin i-apply yung PD over 4T or PD over 2T. Okay? So, unahin natin i-solve yung alin ba dito yung tangential stress? Ito yung tangential ngayon, ito naman yung longitudinal, no? Since ito yung cover natin nandito. So, pag ganyan yung tube mo, laging dito yung tangential sa walls, dito naman sa ends, yun yung longitudinal. Okay? So, ito yung tangential ngayon, ito naman yung longitudinal. So, for tangential, which is yung y, PD over 2T, we have 6,000 pressure, internal pressure. Tapos meron kang diameter na 3 inches. Tapos thickness na 10. So, 2T. So, meron kang stress Y ngayon na 90 PSI. For longitudinal stress, hindi natin ma-apply or magagamit yung PD over 4T. No? Kasi naka-specify na constrained yung x-direction natin. So, ibig sabihin, gagamitin natin yung equation natin kanina na nakuha. No? Kasi nakadepende kasi yung longitudinal stress natin dito sa tangential. No? Kasi yun nga, naka-specify. Kung hindi siya naka-constrain, pwede natin gamitin yung PD over 40 bilang longitudinal stress. Kaya lang, naka-specify na 0. So, ibig sabihin, kailangan natin i-satisfy yung equation na to, no? Na strain equals 0. So, anyway, kuha na natin yung stress Y kanina na 90,000 PSI. Tapos, meron tayong V na 1/3. Yung stress X natin or longitudinal stress is 30,000 PSI. So, ito na yun yung
yung stress Y tsaka stress X, 90,000 PSI or 90 KSI, tsaka ito no, 30,000 PSI or 30 KSI. I think yan na yung required sa atin, longitudinal and tangential stresses. So yun, madali lang, no? Madali lang yung mga problems natin ng shear and deformation, okay? So again, wag lang isipin na mahirap, no? Laging isipin na madali lang yung mga problems natin para hindi mabawasan yung confidence niyo. So anyway, thank you ulit sa pakikinig and yun, see you ulit sa next na video lessons natin. Thank you.